I smile on now. Put me in the door, so won't get lost now. Kinunasan ko siya para mag-shine siya talaga. Eh, matagal ko siyang matagal ko siya ulit na dilitan. Ayan pa. Everything seems right whenever I'm with you. Naaliw ako sa bulaklak ko. Sobrang naaliw ako. Eh, kasi ako mahilig sa bulaklak dati. Ngayon lang ako nakahilig nung nag-asawa. Simula nung nag-asawa ko. Ayan. Itignan nga natin ang konti. Balik na rin natin ang para. Ayan, dito nga na side yung maganda. Ang ganda. Ito. Parang. Oh. Ayan. Thank you. Diba? Parang. Napakaganda. Napakalinis tingnan. Ayan po yung isa ko. Na mix siya ng white and yellow, tapos yan medyo pink. Guys, pag tinitingnan niya siya, para siyang loob ng shell, no? Para siyang ano. Dito na naman ako sa orphanage ko. Ito lang yung tatlo na dito sa window namin sa kabilang side. Mamaya, didiligan ko pa yung iba. Yan, dahil busy ako eh, hindi ko siya nadiligyan kaya nagda-dry na siya, pero surviving pa rin sila. Ayan, madaming bulak. Ayan yung isa oh, ayan, may bagong, ayan. So makikita mo talaga na buhay siya. Tapos, may mga bagong lapas na, may mga paano na oh, pabukat ka na. Ang cute! Ito sila, dalawang kulay lang to sa ano, sa may window ko. Tapos yung iba, may white ako, may darker nito. Tapos may anong pa bang kulay? Yung may dilaw na may ano siya, may combination ng white. Yan mamaya. Wait ko muna. Lalagyan ko siya ng ano. Lagyan siya ng tubig. Ginagawa ko, hindi siya as in malamig. Kasi yung tubig kasi namin dito, parang yellow. So, nilalagyan ko siya ng mainit. Ops. Nilalagyan ko siya ng mainit. Wait. Hindi ko masira yung ano eh, yung flowers niya. Yan, sasabit ko siya dito banda. Ang hirap pala pag nag-iisa lang ang kamay mo, no? Yan, oh. Parang ngayon ko lang siya na-feel. Yung mga kapatid natin na isa lang yung kamay. Ang hirap pala, no? Inikot ko siyang ganun para malagyan ko siya ng water. Naginit pa ako ng tubig, eh. Kasi gusto ko maaligam-ugam. Tapos, pag naglagay, ganto siya para pababa yung water. Tapos sinusok ko muna siya dito ng sandali. Diyan lang siya. Hindi naman maano yan. Hindi naman masisira kasi. Hindi naman yan. As in, mga soil yung laman yan. Yung may kahoy-kahoy. Ano lang to? By batch. Pag natapos ako sa tatlo, lipat naman ako dun sa
kukunin ko na naman yung ano nasa kabilang side. Medyo madami-dami yun kasi ano yun ha. Madami-dami yun kasi ano yun, yun yung sa mahabang window namin. Tuwang-tuwa na ako niyan pag nakikita ko yung mga flowers ko na nag-grow siya. Tapos may mga bagong sibol. Tuwang-tuwa na ako niyan kasi sa amin, sa Pinas, mama ko lang talaga ang mahilig. Ito sa mga flowers. May mga orchids na siya doon. Ako talaga, eh sa abroad naman ako naglalagi at sa tuwing nasa Pinas ako, ang ginagawa ko is naglilinis, linis lang ng linis, ayos, or naglilinis sa mga ganito, nagtatanggal ng damo, pero hindi yung nag-aalaga ko ng sa mga bulaklak. Mama ko as in, kinakantahan niya pa yung orchid kasi sabi niya, siguro to po. Sabi niya, pag kinakantahan mo yung mga bulaklak, kinakausap mo, ano sila, mas mag-stay sila ng matagal. Sabi, yun ang sabi. Ano siya? Tapos ito ulit. So, guys, pagka nag-iisa lang talaga yung pag isa lang talaga yung kamay mo, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap ng buhay. Kasi oh, parang ngalay na nga ako eh. Hindi ko ginamit yung ano ko, yung camera holder ko kasi hindi ko siya naiikot-ikot at ang daming nakukuhang parte na hindi ko gusto makunan. Diba? May mga yun o, yung flower niya. Ayan. Cute! So, dilaw siya. Dilaw na may halong lavender. Kasi ito naman. Ayan. Ito. Paborito ko to. Itong kulay na to. Paborito ko to. Depende kasi merong violet na hindi siya namamatch doon sa gusto ko. Pero, mostly talaga violet, lavender. Ito sila. Gusto ko yun. Bubulay na to. Pero hindi to yung talagang gusto ko noon pa. Nagbabago yung ano natin, nagbabago yung taste. So, nung medyo ano, medyo nagkaedad na, nagkaedad. Nagbago yung taste ko. Ang gusto ko na itong kulay na to. Guys, makikita mo, diba? Makikita naman natin kung tumataba yung halaman. Makikita mo sa mga dahon gaano siya kalusog tingnan. So, ibig sabihin, magaling na akong mag-alaga pala ng flowers. Kasi, medyo malikabok siya. Kasi, nung one time na nag-ano ako, diniligan ko sila. Nag-dry na kasi. Diba? Ganun naman talaga eh. Tayo nga eh. Pag nag-dry ka lang. Kailangan madiligan. Nung one time, diniligan ko sila. Tapos yun, pinunasan ko tong ito. Pinunasan ko yung mga dahon nila. Eh, nagagandan ako kasi ang cute, ang linis, ang lapad. So, ginawa ko, parang shinine ko siya sa cloth. Nilagyan ko ng cooking oil. Actually, olive oil yung nilagay ko. Nilagyan siya ng konting olive oil. Tapos, pinunas-punas ko siya dito. Ang ganda! Kaya tuloy ngayon, yun, medyo matagal-tagal ko siya hindi na, ano, hindi nalagyan ng tubig. Kaya tuloy ganito. May maalikabok siya. Natural. Natural, pag oily, dumidikit yung mga alikabok. So, ganun yung nangyari. Natutuwa ako. So, ito na muna guys yung papakita ko kasi itong tuwa ako as in nag-glow talaga siya ng bongga. Tapos nakita ko itong sa gilid, ayan, yung mga papanas ko. Ang lusog ng mga ano ko, bulaklak ko. Ayan, kaya parang sabi ko, paano nga, makunan nga ng konting clip. Yung iba naman ng ibang orchids ko doon, ano, dami na rin flowers.
yun lang muna for today. For today. Buti itong isang orphage ko na before akala ko mamamatay na siya. Yan, tumubo na naman siya ulit. May bagong labas na naman siya. Makikita mo talaga siya ng taba yun. Tapos ikat ko dito. Ayan o. Bagong tubo ito. Cut ko siya kailangan kasi. Cut ko na yung iba eh. Ito. Hindi siya ganun kataba yung dahon. Pero alagaan ko siya. Para tataba siya katulad ng iba. Kasi diba sa loob dito sa amin kahit na malamig yung panahon laging malamig eh sa loob kasi naka-heater kami kaya ang nangyayari nagda-dry sila kasi may heater tapos sa may window nandun sa baba yung radiator sa loob lang talaga kasi ayan may heater pag sa labas kasi to sila namamatay to eh. Yun o, may bago. Kaya ano siya, nilalagyan ko siya ng tukod para hindi basa-basa kung saan-saan na lang yung direction niya. So, magstay siya sa isang ano lang, isang posisyon. Dahil nga pang window lang talaga sila eh. So, paliguan ko sila. Nauhaw na sila yan. Alam niyo ba? Pag kapag nag-ano ako, nagdidilig ako ng mga flowers ko. Ayan, okay, yung ibang orange ko, paliguan ko sila. Diligyan ko. Kasi, ayan, malikabok na.